Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay sana namang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. Bago lang po ako sa YouTube channel ninyo. Meron din sana akong itatanong. Simula ng bata ko hanggang ngayon, ang gamit kong apelido ay apelido ng aking tatay. Magpapakasal na kami ng aking kasintahan kaya ako'y kumuha ng birth certificate sa PSA. Dito ko nalaman na sa aking birth certificate, apelyido ng aking ina ang nakalagay sa aking apelyido doon sa birth certificate at wala akong middle name. Dito ko nalaman na hindi pala kasal ang aking mga magulang dahil may naunang asawa ang aking ama. Ngunit namatay ito noong 2021. Pumunta po ako sa opisina ng local civil registrar para ipakorek ang entry sa aking birth certificate. Ipinakita ko ang lahat ng aking mga ID pati ng school records na patunay ng aking gamit na apelido ay ang aking ama. Ngunit, hindi pa rin pumayag ang civil registrar. Hindi raw pwedeng i-correct ang entry. Dapat may order daw ng korte. Bakit ganun, attorney? Sana masagot ninyo ako. God bless. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang patnubay lamang at kung ano man ang aking mga kuru-kuru sa topic na ito, ito ay mga sarili kong legal opinion lamang at hindi may tuturing na legal services. Gayun din sa mga katanungan sa comment section ng ating channel, ang aking mga sagot ay aking mga sariling legal opinion lamang. Bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang mga bago at susunod nating video. Gayun din, please sana huwag ninyong pindutin ang skip ad na nagpapakita sa video. Panoorin na lang ang mga patalastas at commercials. Ang ating shoutout ay nasa last part ng ating video. Kung meron kayong gustong ipa-shoutout o batiin, mag-leave lang na message sa ating comment section sa channel na ito. Balik sa ating topic. Maraming ganito ang situation, ang ginagamit nilang apelyido ay ang apelyido ng kanilang tatay at malalaman na lang nila na doon sa kanilang birth certificate, hindi pala apelyido ng kanilang tatay ang nakarehistro, kundi ang apelyido ng kanilang nanay. Mga kaibigan, kapag ganito ang situation, anong remedy ang dapat na gawin? Ang kasagutan nito ay nasa Republic Act 9048 as amended by Republic Act 10172. Ayon sa Republic Act, walang entry sa isang civil register ang dapat baguhin o itama ng walang judicial order. Pero pwedeng baguhin o itama ang mga entries kung ang mga ito ay maliwanag na clerical o typographical errors. Itong mga pagkakamali ay nasa unang pangalan, pati palayaw, ganun din ang araw at buwan ng kapanganakan. Ganun din yung sex o kasarian ng isang tao kung saan malinaw na malinaw na nagkaroon ng clerical o typographical error o pagkakamali sa entry. Maari itong itama. Maaring itaman at baguhin ng concerned city or municipal city civil registrar o yung consul general alinsunod sa provision ng Republic Act 10172. Maliwanag na ang pagbabago sa isang birth certificate ay depende sa uri ng pagkakamali. Maaring gawin ng pagbabago sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa korte o kaya sa local civil registrar. Yung pag-petition sa local civil registrar, ito yung tinatawag natin administrative correction. Maari rin sa pamamagitan ng korte, yun tinatawag natin judicial correction.
Ang pagkaiba ng administrative at judicial correction ay nakasalalay kung ang pagkakamali ay clerical o malaki o kaya substantial. Kapag clerical, ito yung administrative correction. Pero kung substantial ang pagkakamali, dapat gawin ito sa judicial correction. So, sa nagbigay ng katanungan, ang iyong situation, hindi ito clerical na pagkakamali, malaking pagbabago o substantial ang epekto kung papalitan ang surname na nakalagay sa iyong birth certificate mula apelyido ng iyong ina to the surname of your father. Malaking pagbabago ito. Hindi ito may tuturing na clerical error o typographical error dahil ang pagkakamali ay isang napakalaki, substantial. Hindi ito isang pagkakamali ng nag-type ng iyong birth certificate. Tama ang mga entry na nakalagay dahil hindi kasalang iyong mga magulang nang ikaw ay ipinanganak. Ang apelyido ng iyong ina ang dapat na ilagay sa iyong birth certificate. Kaya tama na hindi pumayag ang local civil registrar na baguhin ang entry sa iyong birth certificate sa pamamagitan ng administrative correction. Ang tamang paraan ay judicial correction. Gaya ng sinabi natin kanina, substantial ang pagkakamali. Judicial correction dahil maraming mga maapektuhan sa nasabing correction. Lahat ng mga maapektuhan sa pagpapalit ng iyong apelyido ay dapat na mabigyan ng due notice. Yung mabigyan sila ng day in court para makapag-object sila kung meron man silang objection o kaya concern. Pero dahil meron ding katagalan ng prosesong ito, ang isa ring mas mabilis na paraan para sa ganon legal na magamit mo ang iyong apelyido ng iyong ama ay magpakasal ang iyong mga parents. Tutal ang sabi mo, patay na rin ang unang asawa ng iyong ama, meron na siyang legal capacity na pakasalan ang iyong ina. Kapag kasal na ang iyong mga parents, pwede mo nang ipaprocess ang legitimation para i-annotate ito sa iyong birth certificate at legal mong magamit ang surname ng iyong father. Pero kung ayaw magpakasal ang iyong mga magulang for personal reasons, pwede ka rin i-adopt na anak ng iyong ama. Kapag ikaw ay isa ng legally adopted child, pwede mo nang gamitin ang apelyido ng iyong ama dahil magkakaroon ka na ng rights, magkakaroon ka ng privilege, katulad ng rights at privileges na tinatamasa ng mga legitimate na anak. Hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Bago tayo magtapos, shoutout muna tayo kina Johnny Ramos, Ani Antimano, Ronnie Fernandez, birthday greetings kina Milito Fernandez Ridela, Clara Bitana, La Arnie Abalanza, Donnie Ridela, and Rogelio Pascua. Happy birthday, paring Roger. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating video. Bye-bye.